Kumusta mga kababayan? Yan, nag-voice over po ako mga kaibigan kasi gawa nung malakas na hangin sa labas. And then guys, napapansin nyo, itong nilalakad ko ngayon, yan po yung way pauwi ng dorm. And then pwede po yung kumagalakarin ng approximately 8 to 12 minutes. Depende na lang sa paglakad ninyo guys. Yan, sa left side, yan ang tulugan namin, yan ang dorm. Sa right side naman guys, sa Taiwanese. And then guys, ito nga yung kinaganda dito sa dorm ng AUO, which is nilalakad lang compared dun sa ibang company na gumagamit ng shuttle or nagko-commute sila. Or even e-bike, gumagamit sila ng e-bike. Yan. Which is, hindi siya masyadong safe. Siyempre, nag-work ka lang dito. Then, kailangan nakasigurado yung safetyness. Yan, dito tayo tumatawid. Papunta sa ating entrance ng dorm. So, yan guys, may rules din dyan na kailangan talagang antayin yung ano. Kasi nga, lahat dito guys surrounded by CCTV. CCTVs, yan. Yan, lalakad tayo sa pedestrian. Guys, ito. Yan, nagsasalita ako. Kaso, yun nga, sila yung microphone, hindi siya masyadong ano, tsaka may technical problem dyan. So, ito na nga yung bungad ng yan, entrance ng ating dormitory, AUO dormitory. So, guys, pansin nyo pa lang, oh, ambience pa lang, entrance pa lang, napakaganda na. So, may compare mo talaga siya sa ibang company. Yan. And then, yan, meron ng sasalubong sa'yo para, ano, para iskanin yung temperature mo at least for safetyness. Yan. So dito for security purposes, kailangan nang mag-tap palabas, papasok ng dorm. Kung lalabas ka yan, kung punta ka sa work or pupunta ka sa ano, bibili, mamimili ka. And then ito yan. Ito yung ano namin, mini gym, yan, pwede kang mag-treadmill dyan, pwede kang yan, free weights, mag-log ka lang dun. Whoops! Ano palang nag-aantay dyan? Ayan, kasi gagawan yan sa ano, nag-uunahan yan sa treadmill at least, mabilis silang matapos. And then dyan, yan, makikita nyo guys, si Hazel, pababa dyan sa B1, which is dyan ang namimili yung mga Pinoy. So yan guys, puntang basement 1. So yan, papunta dun sa laundry, Pinoy store, tsaka 7-Eleven, yan, mga convenience store. So dyan kami bumibili ng aming mga pagkain at mga kung ano-ano. Tsaka dito na rin kami naglalaba dyan sa laundry, yan, may public CR dyan. At itutour ko naman kayo papunta sa aming mga rooms. Yan. So dito papunta sa aming office. Ayan, sa right side, tsaka dito sa left side naman, dito kami nagtatap, nagsasuwaka palabas, papasok sa factory or palabas sa ano, dormitory. Kailangan mo magtap dun guys. So ito, papasok. So, para siyang hotel, di ba? Napaganda.
So, saan ka pa? So, dito sa AUO, guys, ayan, ito naman yung isa sa mga kinukonsider ng mga Pinoy kung bakit hindi din sila makaalis. Gawa nung maganda yung dormitory. Ayan, may mga iba ding ilang company na maganda din yung mga dorm nila, pero hindi mo siya kagad malalaman eh. Maliban na lang kung mag-search ka online sa YouTube or Facebook yung mga ano dun. So, yan o. Oh, may liwanag sa ano. Yan. O, si Nilo. Hi, girl! Hi! So, yan guys. So, nakikita nyo, kinukuha na tayo ng liwanag. So, saan kaya papunta yan, guys? So, nasa dulong-dulo po kami ng aming yan, ng building. Malapit sa exit. Yan. Napaka-safe din. Gusto-gusto. Yan. Room 144. Wow! Ayan. So, guys, kakauwi ko lang dito sa dorm. At itutour ko kayo dito sa aming precious and very beautiful room. Yan. Very convenient room. So, halika. So, pagkita nyo dito. Ito yung aming pinto. And then, dito kagad guys. Dito kagad yung walk-in closet namin. Tsaka ito. Dito na natin kagad yung toilet and shower. So, in the middle of the toilet and shower, nandun ang sink. And then, wide mirror. Yan, pakakita-kita yung kapugian. So, yan, papasok tayo sa loob. Yung iba, nagpapaganda kasi dito guys, meron ding contest ng beautification and cleanliness. So, yung amin, minsan na din siyang nagawaran ng cleanliness. May certificate kami nun. Then, monthly yun. So, dito, meron siyang anim na double decker. So, bali itong isa, available na siya gawa nung kasama namin eh. Nakauwi na sa Pinas. Namuwi na. So, bali dito ako sa baba. Yan. Dito ako sa baba, natutulog. And then, alam nyo guys, itong makikwento ko itong dorm namin. Yan, papasok mo si Loli. Itong dorm namin guys, merong gym, yan, may mga amenities dito, gym, at saka kung ano-ano. So, ang kinaganda dito sa aming dorm is yung covered court. Di ba lang, ay? Yung covered court? Yung nagawa mo dyan, eh. So, hindi siya nag-CR dyan, guys. Pakulo ni Rolly. So, dito, meron kaming covered court at saka gym. Yan, sariling gym, so hindi na namin kailangan. Maliban na lang kung hindi ka kontento sa gym. And then, ang kinaganda ng covered court, guys, at least ang covered court, unlike sa ibang company, nasa labas. So, napakainit nun. So, yeah. So, itong covered court dito sa amin, napaka-convenient. And then, comfortable, syempre. Meron siyang aircon. Yan, air conditioner. Iwas sa basa. Sa, tsaka injury, di ba? Tsaka maganda, hindi ko na kayo naakit kasi nga, kailangan ng mag-iwan ng ID doon para makapasok. Ayan, so dito, meron tong sariling veranda dito sa likod. Meron din naman vice versa, sabi lang kung ano. So dito, tanaw na tanaw ninyo yung forest dito sa backyard ng AUO dorm. Yung dormitory fees namin, nandun na lahat, tubig, kuryente. So, yun lang naman. May internet pa, yan. Dalawa pa yung internet namin dito. Dito sa dorm, kung bago lang kayo na nag-a-apply or dyan sa Pilipinas, di ba? Isa yun sa mga i-consider yung dormitory. Ito yung kailangan nilang i-consider sa mga dormitory. May mga dormitory dito sa Taiwan na yung saksakan nila is wala dun sa mismong kwarto. Yun nga, isa ba yun? Yung dito sa amin, sa kwarto, dito sa room namin, meron kaming saksakan. Dito sa room mismo ha, saksakan namin. Merong saksakan dyan. Sa ibang, sa mga bawat sulok niyang namin. Sa ibang dormitory kasi, wala silang mismong saksakan sa kwarto, sa loob ng kwarto. Kailangan mong mayroon siya bank, ano ba ito? Power bank.
para mag-charge dun sa office ng mga ano. At saka one thing, yung CR to, ito nabanggit ko yung CR. CR. Diba, nandyan lang. Kapag alam mo yung CR ka na, hindi mo na kailangan bumaba sa public CR. Kasi yung ibang company, guys, o yung ibang ano dito, dorm, eh, nasa labas. So dito, dito na rin kami kumakain, guys. Minsan, kapag panggabi kasi, minsan dun na kami sa loob. Kasi nga, yung paggabi kasi, masyadong maingay. Masyadong, alam mo yun, magalaw ba? Or mga, ano, kahit konting galaw mo lang, eh, maingay na. So, minsan, dun na kami sa loob ng bed na kumakain. Meron tayong rules dito. May mga bawal yan. Alam niyo na yan kasi sa lahat naman ng ano, lahat naman ng dorm or company may mga bawal. So bawal magluto. Sa mga pinagbabawal dito kasi nga for security purposes. And then bawal din lumabas ng gabi. Alam niyo yung mayroon tayong ano, curfew hours. So I think 9:45 dapat nandito na. So kasi 10 yung curfew. Yan. So itong video na to about to dun sa mga magta-transfer. Especially sa mga magta-transfer ng contract nila after nung isipin niyo mabuti bago kayo mag-transfer kasi kunyari galing kayo sa kagaya nito, maganda yung dormitory namin. Hindi mo alam sa susunod na pupuntahan mo is hindi pala ganun ka maganda. Comfortable. Yeah. Yes. Dito sa AUO, dito yung nasa gitna ka. Sa gitna ka. Ah, pero yung sa dormitory, dun ka bumawi. Yung sa sahod, nasa gitna ka. Hindi ka baba, hindi ka mataas, kundi nasa gitna ka. Bumawi ka talaga sa dormitory kasi dito sa dormitory, wala akong masabi sa dormitory namin ha. Compare mo sa iba. Yung sa trabaho, tapos sa dormitory, malayo. Yung iba, gumagamit po sila ng e-bike. Yung iba, may shuttle bus. So, kailangan mo maagang ano, gumising. Diba? Oh, napaka isa na 'yon convenient. Ano na 'yon? So kailangan mo maagang mag-prepare, kailangan mo maagang matulog. Na imbis na sana na kahit maliit ka matulog, at least diyan lang. Oo. Pwede kang maglakad kung late ka. Kasi bawal naman ang late talaga. Tsaka delikado pa 'yung ano, 'yung paglalo sa mga e-bike, please. Hmm. Kasi dito sa Taiwan, marami talaga ang nadidisgrasya. Alam mo minsan ang kaaway mo pa or ang hindi mo pa talaga makasundo is yung pa talagang mga Pilipinas. So, ano yung ano mo? So guys, ayo, nakot. Okay, yung tinutukoy ko dito guys is yung ano, yung ganyan ang mukha ko, yan ang itim ng maganda. Yung magandang ano, yung maganda yung facility, may magandang facilities and then may ano dito kumbaga yung kinaganda ng dorm. Yun ang tinutukoy ko dito guys. Hindi yung sa related sa work. Hindi, wag mo yung related sa work. So yung related sa work, depende na case to case kasi yan. Case to case basis, so, yes. Hindi mo mapipili yun. Yeah. So kung dorm ang hanap ninyo, yan. Dito sa AUO. Dito ka, nakakasigurado. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button. Ito. And then don't forget to like, and share, and then mag-comment kayo kung may nagustuhan kayo, kung may dadagdag kayo dito sa sinabi ko. Leave your comments below.